Nagbibilang na ng pera ang suspect na si Hanalyn Batapa nang arestuhin siya ng NBI Anti-Organized and Transnational Crimes Division sa isang entrapment operation. Pera ito na ibinayad ng biktimang si Dale sa investment na alok ni Batapa. Nakipag-chat umano sa kanya si Batapa at naunang nag-alok ng isang dosenang round-trip domestic flights sa halagang 25,000 pesos. Noong una ay nagamit niya ang mga tiket. Pero sa mga sumunod na flight, sa airport na niya nalaman na peke ang ticket. Siyempre, nakakahiya yun, sir. Kasi nandun ka na sa airline, tapos malalaman mo wala ka pala sa guest lists. So, ang tendency mo niyan, para hindi ka mapahiya, kukuha ka talaga ng flight agad-agad. So, mas napamahal ka tuloy. Nangako umano ang suspect na i-reimburse ito at inalok pa siya ng travel investment voucher na 775,000 ang halaga. Babalik umano sa kanya ang pera pagkatapos na isang buwan at may libreng all-expense paid trip for two sa Europe at Maldives at may komisyon pa. Pero hindi na umano niya nabawi ang pera. Nang finalo up ko sa kanya yung reimbursement after 15 days, nagsabi siya, good news. Nasa accounting department na namin. Tumawag ako sa accounting department nitong company na ginagamit niya. Doon ako nagulat. Hindi daw siya affiliated doon simula pa September 2022. Giit ni Batapa, kaya niyang bayaran ng biktima at hindi siya nagsinungaling bilang travel agent. Which is that it was an honest mistake, sir. Late ko na din talaga na advice na wala na ako dun. So ano lang, maghintay lang, sir. Kasi since last year din naman, sir, okay din talaga, sir. Actually, sir, it was not expected naman din talaga na hindi siya mababalik after a month. Kasi before, nababalik talaga siya agad-agad. Ngayon lang kasi, sir, naging sobrang peak season. Pero nabawi ng NBI sa suspect ang sari-sari mga demand letter na mga biktima laban sa kanya. Kabilang ang mga teacher, security guard at nurse na bumili rin ng naturang travel package bukod pa sa travel investment. Wala pa ako na-encounter na ganung investment. Kung titignan mo kasi, sobrang laki nung makukuha mong interest. Paano makaka-recover dun sa binigay sa'yo yung binigyan mo ng investment, di ba? Sa laki nung ino-offer sa'yo, saan nila kukunin yun? Abiso ng NBI, huwag agad maniwala sa mga nagpapakilalang travel agent. Number one, i-check talaga natin kung may existing ba to na opisina. Puntahan yung iba pa rin yung magkipag-transact sa isang opisina. Kulong si Batapa sa kasong estafa habang iniimbestigahan din ng NBI kung kasabwat ba niya ang travel agency na kanya umanong ginamit. Nico Bawa, ABS-CBN News.